Pero narito naman po si Lynn para sa ating ika-172nd day na ating sharing ng devotion video. And today is Wednesday. Ayan, tayo po ay namasyal sa mga lugar dito sa Hong Kong. Ayan, salamat po kay Tita Margie na nakasama namin sa aming pamamasyal ngayon. Ayan, syempre itinutour natin ang ating Sisi Maydin na kasama natin ngayon dito sa shelter at ayan. So far naman, thanks God at nag-enjoy siya sa bawat mga venue na ating pinuntahan. So, bago pong lahat, po tayo makakalimot na magpasalamat sa ating Panginoon para sa isang buong araw na ating napagtagumpayan. So, Ama namin Diyos na makapanginan sa lahat, narito po kami Panginoon at nagpapasalamat unang higit Panginoon sa buhay, kalakasan at tiningan ipinagkaloob mo sa amin Panginoon. Salamat po sa mga blessings Panginoon, gayon din sa mga pagsubok na aming napagdataanan Panginoon at napagtatagumpayan because we know we are more than conqueror and we are overcomer in your Son Jesus Christ Panginoon. Ngayon din po, dadako na kami muli sa pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na kayo ang mataas, kayo ang mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na kayo ang nahihipo sa puso, isip, at espiritu o kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, na makakapakinig at makakabasa, Panginoon, na aming mga devotion na ito, Panginoon. Habang buhay at patuloy kami magpapasalamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, sa pagtubos niya sa kasalanan naming lahat, Panginoon. And in-honor namin siya, ginoglorify, Panginoon, at kinikilala bilang hari at tinanggap sa aming puso, isip at kaluluwa o espiritu, Panginoon, upang isabuhay ang kanyang mga iniwang aral para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi pa ngayon, dinadalangin din po namin at pinapasalamatan ng banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, upang ang aming magawa at makita ng mga tao sa amin, Panginoon, na kayo ang inyong butong anak na si Jesus at banal na Espiritu ay nasa amin sa kapila ng mga pagdadaanan ng mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Kaya din, Panginoon, alam po namin na nais lamang namin ay maitaas ang inyong pangalan, Panginoon, at kayo ang inyong glory, Panginoon, ang makita ng bawat tao at hindi ang aming sariling glory, Panginoon. Sapagkat hindi kami makakatayo, makakayang makipag-usap, Panginoon, o mag-interact sa aming kapwa kung kami lamang po. But you are giving us the strength, giving us the courage, giving us the boldness, Panginoon, ng sa gayon ay maibahagi kayo sa lahat ng tao na aming mga mahal sa buhay at mga makikilala pa, Panginoon. Ang pag-iingat ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay aming patuloy na maranasan hanggang sa aming huling hininga sa mundo ito. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 20:46. Ayan. So, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahabang kasuotan at gustong-gustong batiin sa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at sa mga upuang pandangal sa mga handaan. Message: pinag-iingat ni Jesus at ang mga tao sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad na may mahabang kasuotan. Dahil ang nais daw ng mga ito ay batiin sila sa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at mga upuang pandangal sa mga handaan. Application: ang pinapakulugan nito ay hindi lamang sa pagsusuot ng mahabang kasuotan ng mga tagapagturo ng kautusan, kundi sa pagiging mapagmataas ng mga ito. Silang mga matatakaw sa kapangyarihan, posisyon, kapangyarihan at papuri ng tao. Kadalasan, ginagamit nila ang kapangyarihan nila para lalong maghirap o mahirapan ang kapwa nila. Madalas ay inaabuso ng mga may ganitong kapangyarihan o relihiyoso para panakot sa kapwa nila kapag hindi ito sumusunod dahil maaring ang sasabihin nila ay kabisado nila ang nilalaman ng kautusan. At kung kaiba ang ginagawa ng isang tao, ay baari ito paparusahan.
Masyado silang mahigpit at minamanipula ang isang tao imbes na palayain at may matutunan ang mabuting balita ng Diyos. Ayan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, yun na nga. Pag pinag-iingat tayo, di ba, ano bang ginagawa natin? Siyempre, naging aware tayo. Yun nga, sa natakal natin kapon, di ba? Na kapag sinabi sa'yo na huwag gawin ito, at di ba, kapag sinuway mo, ay merong consequences na mararanasan sa bagay na yun, di ba? So, yun na. Ang sinasabi at pinapatukuyan dito ng ating Panginoong Yesus ay mag-ingat sa mga tagapagturo na kautosan. Which is, ayan, syempre, pagkayapan ng mga tagapagturo ng kautusan na kabisado ko na yung kasulatan. Lahat ng nakasulat dyan ay nasusunod ko at i-implement natin sa bawat tao, diba? So, yung pagiging mahigpit nila, pagiging stricto, diba, ay ibinibigay din nila sa kapwa. Sa kapwa nila na mas mabababa sa kanila. And sa tingin nila ay sila yung mataas, sila yung dapat purihin, sila yung dapat sundin dahil sila nga ang may kaalaman tungkol sa mga kautusan at hindi nila ibinabahagi ang mga nilalaman ng kautusan sa kanilang kapwa, diba? So, hindi pa sila naniniwala noon sa ating Panginoong Jesus na si Jesus ang Mesias. Kumbaga sa kanila ito ay ordinaryong tao lamang o parang matuturing na isang propeta. Ayan, o maaaring sinasabi ng iba na ito ang pumalit kay Elias, di ba? So, hindi maunawaan ng mga may katungkulan na ito o may kapangyarihan na ang nais na ipaintindi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao ay, ayan, iwasan ang pagiging mayabang o matakaw sa kapangyarihan. Dahil kadalasan kapag ikaw ay leader, ikaw ay may kapangyarihan sa isang lugar, mayor, governor, di ba, senator, kumbaga pakiramdam mo is above the others ka na, di ba? Pero hindi po, laging kahit gano'ng kataas ang posisyon natin sa isang lugar, sa isang komunidad o sa isang bansa, lagi po nating tatandaan na meron tayong pinakamataas na Diyos, pinakabanal na Diyos at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan. Walang kahit anong bagay na kayang makatalo o magprosper sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Liban na lamang tayo kung ano ba ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay talagang matibay na, di ba? Yung syempre, hindi tayo ikukonsente ng ating Panginoong Diyos na halimbawa, humiling ka ng para sa ikasasama ng iyong kapwa, di ba? Kagaya dito, ang ginagawa ng mga tagapagturo ng kautusan ay marahil, ayan, kapag may tao na nagkamali, di ba? At nakita nila, or sinabi sa kanya, ah, ito pong taong ito ay nagkamali. So, parusahan yan, o kaya magbayad din ng multa na malaki, di ba? Which is yung mga multa or mga ibinibigay ng mga taong guilty sa kanilang kasalanan ay malamang ginagamit. Hindi ko naman masasaling talagang, di ba? Parang ito lamang ay aking sa palagay, quote and quote, na malamang ginagamit nila ito para sa sarili nilang kasiyahan, di ba? Sa sarili nilang, kumbaga sa atin yung tinatawag na mga buwaya sa pamahalaan, di ba? Na kung saan, halimbawa, yung mga tax ng bawat tao, di ba? Imbis na ang sabi nila o pangako ay pangpapagawa nila ng mga paaralan, mga daan para hindi na mag-export ang Pilipinas sa ibang bansa, di ba? Is ang ginagawa nila ay kinukurakot nila ito, ipinambibili nila halimbawa ng kanilang mga bahay, ng kanilang mga lupain, ng kanilang mga sasakyan, which is sino ang magiging kawawa? Ang magiging kawawa ay ang mamamayan na buong katapatan na nagbabayad ng kanilang contribution para sa government, di ba? Which is, kapag yung mga finish result naman yung titingnan natin, is masasabi ng iba na hindi satisfying yung maging grade na matatanggap ng ating gobyerno para sa pamamahala, sa mga proyekto na nais gawin sa ating bansa, di ba? So, ayun, di ba? Kung halimbawa tayo ay may karunungan na above than the others, di ba? Halimbawa, kabisado mo yung Bible, pero syempre, bibira naman ang pinakamay kabisado ng lahat ng Bible kasi
Wala reverse, tsaka yung iba matatalinhaga, yung iba naman ay puro mga pangalan ng mga bawat salita tayo, di ba? Pero pag yung tunay talaga na naiintindihan mo yung mensahe ng ating Panginoong Diyos at kaligayahan mo na ito ay naibabahagi sa iyong kapwa, nang sa gayon, ang ating kapwa din ay magkaroon na rin ng lakas ng loob na ibahagi ang ating Panginoong Diyos sa bawat lugar na kinabibilangan nila o kung saan mang panig ng mundo na sila ay ginagamit ng ating Panginoon, di ba? And so, sabi nga, napakamapalad na natin dahil meron ng social media. Yan, basta may internet ka lang, may wifi ka, pwedeng-pwede kang mag-live, pwedeng-pwede kang kagaya nito na gumagawa ng mga sharing ng devotion video na ini-upload na lang natin sa ating mga social media. Nang sa gayon, ayan, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nanonood sa ating mga video ng devotion video na kung saan ay talagang inaabangan ninyo. I do hope and pray pinapanood nyo rin at ito'y nagkakaroon ng mabuting epekto sa inyo, di ba? So yun lang, ang laging pag-iingat ay ng magulang natin, lalo ngigit ng ina, ang nais niyan tayo ay mapabuti, ang nais niyan tayo ay laging ligtas, ang nais niyan ay lagi kang masaya at hindi ka nagkukulang sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Pero syempre, may obligasyon din tayo bilang tao na kung hindi man natin masukulian dahil ayaw tanggapin ng tumulong sa atin, yung tulong na ibinibigay natin sa kanya, maaari po natin itong ibigay sa mga kamamamayan nating Pilipinas na nangangailangan ng pera, di ba yung kakatapos na ng bagyo, sa mga panggastos, pambili ng bigas, ulam, at kung ano-ano pa, di ba? At may iba naman na tawag dito, tumutulong sa kanilang kapwa sa pamamagitan naman mga tulong physical or tulong na pagbibigay payo, di ba? So iba't ibang paraan po ng ating pagbibigay ng payo, lalo diyan makikita na ating Panginoong Diyos na lahat tayo ay pantay-pantay na binigyan ng iba't ibang katangian at nasa sa atin na yan kung paano natin ito i-handle. Na kahit maging gano'n tayo, tayo kaabala or kung may free time man tayo, ay mag-spend tayo ng time para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng boldness and courage para kausapin ang ba, mga nakakasama natin sa isang lugar, nakakausap natin, di ba? Yun yung the best na maibibigay natin sa ating kapwa. Yung sila ay maingatan sa mga nagnanais na sila ay dayain at maingatan sa mga tiyak na kapahamakan ng buhay at lalong higit mailapit sila ng mas matindi or to the highest level sa ating Panginoon. Hindi lang yung mananatiling alam lang ng kapatid natin na niya ng pangalan ng ating Panginoong Jesus, pero hindi naman niya isinasabuhay ang kanyang mga narinig o napakinggan mula sa ating Panginoong Diyos. Pero sabi nga, may kanya-kanyang way on how to deal si God sa bawat isa sa atin, di ba? Iba't ibang sitwasyon, iba-ibang pag-ugali, iba't ibang iniisip. Pero ang importante is we are united in Christ, di ba? So, sino man yung may mga matataas na posisyon, ay unaan, nararapat nating igalang at sundin. Pero kung minsan sa tingin natin ay taliwas na sa landas ang tinatahak ng taong ito, ay akayin natin siyang muling pabalik-pabalik sa ating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran at sa ating Panginoong Jesus na ating naging tagapagligtas. So ayun, po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon and bukas po ulit. So let us close into prayer. Ang namin Diyos na mga Panginoon sa at narito po kami Panginoon. Nagpapasalamat sa mayamang inyong mga salita Panginoon na aming natutunan Panginoon. Tunay nga Panginoon na kayo po ang great provider sa aming Panginoon. Kaya anuman ang mga pangangailangan ng aming kapwa, mga utang man to, mga sa trabaho o sa negosyo, mga pinagkakakitaan Panginoon at mga secret petition na mga nais ipagawa ng mga bahay, sambahan Panginoon, ng mga churches Panginoon, mga instrument Panginoon sa bawat churches sa Pilipinas Panginoon, at lalong higit Panginoon ay mga manggagawa ninyo na mas lalo pang gagamitin Panginoon sa anumang lugar o anumang sitwasyon ay maglilingkod at maglilingkod sa inyo Panginoon. Kaya dalangin din po namin Panginoon ang lahat na may mga sakit at karamdaman Panginoon na kayo po ang may kakayahan Panginoon na magpagaling sa bawat karamdaman ng bawat isa sapagkat alam namin by the stripes and wounds of your Son Jesus Christ, we are alive Panginoon. Hindi Panginoon, dinadalangin namin
ang bawat may sakit na physical, emotional, at spiritual, Panginoon, we know, Lord God, that it is only you, Lord God, who can make miracle into their life, Panginoon. Kahit iligens namin sila, kahit ipag-pray namin sila buong araw, Panginoon, ngunit kung hindi sila katatagpuin ninyo at ng banal na espiritu, ang bawat tao, Panginoon, ay mapapariwara sa kanilang buhay, Panginoon. Ano mang karamdaman, malalaman o hindi malalaman, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na kayo magre-restore ng bawat pamilya, Panginoon. Gagaling ang bawat isa, Panginoon. At ganyan din, Panginoon, sa lahat ng mga nagdadaan, Panginoon, sa mga pagsubok na kung saan, Panginoon, ay pakaramdam nila ay hindi na kaya, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na ma-strengthen ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. At walang maging balakid, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin din namin kung ang magiging solusyon, Panginoon, para sa aming kapwa or mga mahal sa buhay, Panginoon, ay ang magpaalam na sa mundong ito, Panginoon, nawa ay maging maluwag sa dibdib ng bawat isa, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, you have a great plans for us, plans to prosper us and not to harm us, and plans to give us hope and a future. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin socially, Panginoon, pakikisalamuhan namin sa aming kapwa na ito ay laging maging kapuri-puri at ikinatutuwa ninyo, Panginoon, at kami naman po ay willing, Panginoon, na magpaubaya sa inyong kalooban, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga bansa, Panginoon, simula sa pinakamataas na namumuno sa bansa, Panginoon, hanggang sa pinakamababa, which is family, Panginoon. We know, Lord God, na kayo ang siyang mag-guide, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man ang lakbayin namin dito sa mundong ito, Panginoon. May mga nangyayari man ng mga hindi inaasahan, mga pagsubok o problema, Panginoon. Ngunit yan ay pagsubok at problema lang. At alam natin at nagtitiwala tayo na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At kailanman ay walang makakapigil kapag ninais ninyo, Panginoon. Kaya alam din po namin, Panginoon, na tinadasa ng aming bansang Pilipinas ang mga karating bansa kagaya ng China, South Korea, Panginoon, Japan, Panginoon, Malaysia, at yun. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang magbibigay ng unity, Panginoon, pagkakaisa sa bawat mga bansa na ito, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, na ang magagawa ng bawat isa ay para lamang sa inyong kapurihan, Panginoon, sapagkat you deserve all the praises, glory, and adoration, Panginoon, sapagkat kung wala kayo sa aming buhay, Panginoon, baka kami ay wala na din dito sa mundong ito. Nakakatayo po kami dahil sa lakas na kaloob niyo, Panginoon, bagamat ang mga tao, Panginoon, ay may iba't ibang pinagdadaanan, Panginoon, pero maniwala lamang, magtiwala, Panginoon, sa magagawa ninyo at hindi sa magagawa ng mga tao, Panginoon. Sapagkat ang tao, ang kanyang mga pangako, ay pwedeng mapako o makalimutan, Panginoon. Ngunit sa inyo, Panginoon, even if it takes a long time, Panginoon, ay darating at darating at mangyayari kung mangyayari, Panginoon, ang inyong kalooban, Panginoon. Muli, ikaw pa mapapurihan, madakila sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin namin ang mga pastors, priests, missionaries, teachers, prophets, Panginoon, at ganyan din ang inyong mga lingkod, Panginoon, na bubuli-buli na inyong mga salita, Panginoon, at kaligayahan namin, Panginoon, na matulungan ang bawat isa, Panginoon, sa aspeto o mga pamamaraan na kaya po namin, Panginoon. At dalangin namin, let there be peace, love, understanding, forgiveness, and self-control para sa bawat isa, Panginoon, sapagkat alam po namin, sa inyo, Panginoon, ay walang imposible, Panginoon, kayang-kaya niyang magawa kahit ano pang pinakamahirap na bagay, Panginoon, sapagkat patuloy kami magtitiwala na ang bawat mga tao, Panginoon, nalangigit kami na inyong mga pinili bilang anak, Panginoon, dahil sa katubusan ng inyong anak na si Jesus sa kanyang kasalanan, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na magtatagumpay kami sa aming buhay, Panginoon, at hindi po namin naya na kagaya ng mga pariseo, Panginoon, ay may maniobra sa aming buhay. Kumbaga, ito po ay aming buhay na ipinagkaloob nyo at gagamitin namin ito to make everything fall back into place, Panginoon. Kaya, maingat po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat at ano pa mga secret petition, Panginoon, na nakalimutan kong dalhin o nakalimutan kong iregay or something. Ay, alam po namin, Panginoon, na
Sineselyuhan namin ang aming panalangin na ito, Panginoon, at aming devotion sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.